Anyong guys, kumusta naman kayo dyan? Kumusta po ang mga puso nyo? Matapos mapanood ang episode 8 ng True Beauty. So ang episode na ito, nakakakilig and at the same time, mapanakit. Agree. Mapanakit kasi nakita mo yung love ni Seojun kay Ju Kyeong. Tapos nakita rin natin dito kung paano sinabi ni Ju Kyeong in front of Seojun na mahal niya, na gusto niya si Suho. Masakit. Tapos may kilig din kasi from the very start talaga pinanood ko ang kdrama na to dahil kay Chaunwoo. I'm a Chaunwoo stan. Woohoo. Since Gangnam Beauty days. And kahit hindi si Chaunwoo si Suho, nagustuhan ko din yung character ni Suho. Kasi 'di ba, cold on the outside but warm-hearted person, 'di ba? In the inside, 'di ba? Ganyan yung character ni Suho. Kaya nagustuhan ko din yung scenes nila dito. Kilig-kilig, 'di ba? Yung inamin niya, yung sa cliffhanger, inamin niya, tapos naghalikan sila. Kinis niya si Ju Kyeong. Grabe yung mga high school student na to. Paano? Charat. Paano guys? High school. Di ko alam kung may first kiss na rin kayo nung high school. Pero wow! First kiss nila ang isa't isa. Diba? Parang kilig. Kilig much. As at Team Suho stan, as a Suho stan, kinilig ako doon. But at the same time, nandun yung sakit. Kasi habang tumatagal din yung episode, kahit pinanood ko to dahil kay Chaunwoo, at mas nauna tayong na-expose kay Suho, nakita ko din eventually yung charm ni Seojun. Diba? Nakita ko yung charm ni Seojun. Parang at first, feeling mo bully, tawag dito bad boy on the outside pero mabait din naman talaga in reality, 'di ba? Mapagmahal na kapatid, tapos caring. Sa episode na 'to nakita din natin kung gaano siya ka-caring kay Ju Kyeong, 'di ba? Kasi si Ju Kyeong ay may sakit. Nagkasakit siya dito, nagkalagnat. And si Seojun ang unang nakapansin noon. At binilin niya ng gamot, sinamahan niyang mag-rest sa bus. So ang hirap. Di ko alam kung paano i-manage yung emotions ko. Right? Nandun yung kilig but at the same time, I really feel bad for the character of Seojun. At alam ko, marami sa inyo dyan, yung mga nagbasa ng webtoon. Hindi ko kasi binasa yung webtoon eh. Marami dyan ang nagbasa ng webtoon na sobrang disappointed sa True Beauty. Kasi parang sinira yung character ni Seojun. Kasi, wag kayong mga spoil guys ha, please. Kasi sa webtoon daw ay ang first kiss ni Ju Kyeong ay si Seojun. Pero yung K-drama, ang first kiss niya ay si Suho. So I will understand the frustration. I will understand the frustration of Seojun fans, Seojun, Team Seojun na binasa yung webtoon. Kasi syempre na-attach ka sa webtoon kaya ang mga pinanood yung K-drama, 'di ba? So magigets ko kung bakit maraming nadi-disappoint. Pero sa akin, as a viewer naman, as a viewer ng K-drama na hindi nababasa yung webtoon, both nananaig for me yung kilig and at the same time yung sakit. Kasi yung iba nangingibabaw talaga yung galit, ganyan, disappointment. Kasi in the very beginning, I was rooting for Suho naman talaga. And at present, pantay sila sa puso ko. Wow, akong pipili. Ganda ka, girl. At present, pantay sila for me yung qualities nilang dalawa. Like, kahit hindi na lang for Ju Kyeong, kahit as people, as humans, as individuals, parang okay silang mga tao for me. Diba? And of course, alam naman nating lahat na hindi lahat perfect. So, kung may makakita kayo ng imperfection sa kanila, then that's fine. Lahat ng tao may capacity to grow. Right? So, ayun, grabe din yung nakikita kong disappointment from the webtoon readers na nag-jump dito sa
K-drama, but I personally believe na it doesn't make the K-drama less good, something like that. Kasi so far na-enjoy ko pa rin naman siya. You know, na-enjoy ko pa rin naman siya so far. Pero maaring nabasag talaga yung mga suhustan. Kasi kahit ako hindi ko nababasa yung webtoon, 'di ba? Pero ngayong na-mention yun na may ganong bagay, may ganong kaganapan pala sa webtoon, may mga inalis na scene, yung Seojun and Ju Kyeong, medyo lalo ako na feel bad for Seojun. Okay, but I love Suho. I love kung gaano na siya ka-direct sa feelings niya this time, 'di ba? I love his small actions, nagpapakita ng care kay Ju Kyeong, 'di ba? Makikita mo talaga yung care niya. So I just equally love Seojun and Suho. Pero sa K-drama, I think ang ini-establish nila may lead dito si Chaeunwoo, 'di ba? Yan din ang pagkakaano ko kasi sabi ng mga nagbasa ng webtoon, hindi pa daw tapos yung webtoon. So hindi pa talaga alam. But sa mga nangyayari ngayon, sa amount of exposure ng individual character and ng kasama ni Ju Kyeong, parang si Chaeunwoo talagang may lead dito. And diba, first kiss, it's Chaeunwoo, it's Suho. So, ayun, kumusta? Kumusta mga puso nyo? Ang episode din na ito, parang na-miss natin yung high school days natin, 'di ba? High school days, college days actually, kasi nagka-camping din kami ng college days. Ganito lang yung charm sa akin ng True Beauty. Na-enjoy ko siya kasi may mga bagay na, you know, mababalikan mo, 'di ba? Kabataan mo. Well, bata pa rin naman ako ngayon, but when I say kabataan, high school, college, 'di ba? Hindi siya yung kidrama na masyadong mabigat or talagang pulidong-pulido yung plot. When I say pulidong-pulido, well, okay naman yung plot so far. Pero, guess ba, intense, I mean, complicated yung story. Hindi siya komplikado eh. Like, mabilis siyang masusundan, di ba? Mabilis mo siyang ma-absorb. And, ayun, mabilis mo siyang ma-absorb, kaya ma-enjoy mo rin lang din naman panoorin, di ba? Hindi ka ma-stress panoorin. So, sana, ang wish ko lang talaga sa kidrama na ito ay mabasag nila yung conventional, you know, standard of beauty, yung status quo, yung pagtingin natin sa beauty, kasi yun yung nagnakaw sa confidence ni Ju Kyeong, 'di ba? And I love Suho kasi tinanggap niya, 'di ba? Dapat lang naman hindi si Ju Kyeong, 'di ba, mag-base ng pagtanggap ng ibang tao. Pero ang ibig kong sabihin, na-appreciate ko si Suho kasi lalo nung sinabi niya na maganda si Ju Kyeong kahit walang makeup, 'di ba? Na in the first place, di dapat natin kinakahon yung definition ng beauty sa isang itsura lang, 'di ba? Sa isang mukha lang, 'di ba? Sa isang kulay. Ganyan. So I love kung gaan hindi nagpakulong si Suho dito sa kung anong definition ng beauty ng lipunan. Ayun, grabe, sobrang nadurog talaga yung puso ko, guys, nung umamin si Ju Kyeong in front of Seojun na gusto niya si Suho, pero kinomfort pa rin siya ni Seojun. Grabe naman, napaka-martir ni Seojun. So, sana hindi siya sumuko. Wow, sana hindi siya sumuko na ipaglaban ng pag-ibig niya, 'di ba? 'Di ba? Para mas tumindi pa ang rivalry. Well, hindi bagay si Ju Kyeong para pag-agawan, 'di ba, ng dalawang tao. Pero gusto ko lang na makita kung paano nila i-prove ang mga sarili nila na deserve nila, no, you know, ng pagmamahal ni Ju Kyeong. Diba? Or kahit hindi man lang pagmamahal ni Ju Kyeong, pero diba, makita natin kung gaano sila kabuting tao. Kabuting tao! MMK ka, girl. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. Sa baba, guys, ay may links ng Shopee products. Meron dyan True Beauty fan kit.
So, bili kayo, okay. Napamasko nyo na ako kung bumili kayo through the links below. Alright, thank you guys for watching. Kayo, Team Suho ba kayo or Team Seojun? Anong naramdaman nyo sa episode na ito? Annyeong!